Topic natin, paano makahanap ng boyfriend or girlfriend? So magbibigay ako ng mga tips para magustuhan kayo ng magiging boyfriend or girlfriend nyo. Siyempre gusto naman natin magkaroon ng soulmate. Ano ang mga gagawin natin? Una sa lahat, kailangan single ka. Walang karelasyon, free ka, at i-prepare mo yung sarili mo. Ayusin mo yung buhay mo, kailangan walang problema. Ayusin mo rin ang bahay mo, walang kalat. Huwag mang aagaw ng iba dahil kapag nang-agaw ka, sa simula pa lamang ay mali na ito. So yan ang number one natin gagawin. Number two, ilista mo yung qualities na maganda sa iyo. Kasi yung kabilang side o yung magiging boyfriend or girlfriend mo ay naghahanap din ng qualities na gusto niya sa isang tao. So tignan mo, ano ba yung strength mo? Pag babae ka, gusto nila caring ka, mapagkalinga. Pag lalaki naman, gusto honest. So pag ibayuhin mo, mas lalo mong pagandahin yung good quality mo. Caring, masiyahin, iwasang maging masungit, maging matulungin para magustuhan ka. So ito, usually pag boys, gusto nila matalino. Pag women, caring, mabait, kind. So yan yung mga usual na gusto ng bawat isa. Number three, pumunta ka din sa iba't ibang lugar na pwede mong ma-meet ang iyong possible boyfriend or girlfriend. Katulad ng, halimbawa, religious groups, hobbies, yung mga lugar for hobbies, advocacy, yung mga alumni. So baka pala dun sa dating school mo or sa village nyo, yung mga village association. Sabi nga, huwag tumingin sa malayo, baka nandyan lang malapit dun sa lugar ng trabaho mo or dun sa lugar na tinitirahan mo. Pwede ka rin i-blind date ng iyong mabuting kaibigan kasi alam na niya yung gusto mo. So maging maingat lang sa mga blind dates. At kung makikipag-date, minsan bigyan mo pa ng pangalawang chance. Kasi baka sa una hindi mo gusto, yung pala sa second date, andun pala yung hinahanap mong katangian. Number four, mas maganda kung ang foundation nyo ay friends muna kayo. Matagal kayong magkakilala kasi mas magiging pareho yung gusto nyo, gawain nyo, layunin nyo sa buhay, at saka magbibigay support sa isa't isa. Paalala ko lang, huwag ho agad mag-aasawa agad o magkakagustuhan agad or magkakaanak agad. Kasi pag ganon, baka isang pagkakamali yun. So mas maganda, medyo matagal kayong magkaibigan para alam na alam nyo ang ugali ng bawat isa. At saka para makita nyo yung tunay na ugali, baka seloso pala, baka masyadong nagger pala, hindi kayo magkakasundo in the future. So wala nang sisihan, wala nang solian. So mas maganda, medyo tinagalan nyo yung relasyon nyo para magkakilala kayong mabuti. Number five, eto, wala hong perpektong relasyon. Pero ang pinaka-importante ay magkaroon ng commitment dun sa inyong relasyon. Kasi kapag may commitment o committed ang mga tao dun sa relasyon na yon, paghihirapan nila yon, pagtatrabahuhan nila yon. So, para tong susi at pinto minsan hindi muna swak, pero aayusin mo yung sarili mo para magkasundo kayo at magkiklik na kayo. So, ganun yon, ganun ho yung example. Number six, kailangan medyo pareho kayo ng goals. So, pag-usapan nyo para hindi nyo pag-awayan in the future. Halimbawa, kailan nyo gustong mag-asawa, kailan nyo gustong magkaanak. Dito pinag-uusapan din pagdating sa in-laws. Isasama nyo ba sa bahay nyo? Mag-aalaga ba kayo ng in-laws? Kasi madalas maging awayan in the future. Financial goals, pag-uusapan nyo. Siyempre, pag-aaralin nyo ang mga anak nyo, kailangan nyo ng bahay, sasakyan, iplano mabuti. Physical goals, siyempre, kailangan healthy kayo kasi hindi natin masabi magkakaroon ng pagkakasakit. So, marami pa yung career. Ano ba yung gusto nyo unahin? Career muna, tapos saka magpapalaki ng pamilya. So, lahat yan, pinag-uusapan, pati yung mga paniniwala natin sa Panginoon. Siyempre, pag yung God yung middle ng
relationship nyo, mas nagtatagal kayo. Hindi ho fairy tale ang isang relasyon, nagkakaroon ho ng maraming problema along the way. Kasi pwedeng problema sa pera, problema sa mga anak. Minsan nagkaroon ng pagkakasakit. Willing ka ba mag-stick at mag-stay kapag may sakit ang isa? Kung matagal ang sakit o baka bigyan kayo ng anak na medyo may sakit, matagalan ho yan. Talagang problema. So yun, kailangan pumili kayo ng partner na ipaglalaban yung relasyon nyo. Hanap ng solusyon para tumagal ang inyong pagmamahalan. Wala hong magic formula sa pag-iibigan, ang dami-daming mga nililista, pero pwede niyong bagu-baguhin ano yung tamang gagawin, paano mo paghihirapan. Yun ho, walang magic, pero kung kaya mong gawin para dun sa iyong minamahal, magtatagal ang relasyon nyo, pwede kayong maging soulmate. At pag natagpuan nyo na, sana ito yung magiging matagalang relasyon. Salamat po.